Hi guys, welcome back to my channel. So ngayong video na to ay gagawa lang tayo ng reaction dun sa kapwa natin OFW na bali apat silang babae guys na nag-viral ngayon. Humihingi sila ng tulong ngayon kay Rafi Tulpo na natulungan sila kasi makukulong daw sila. Yun ang sabi nila sa isang napanood kong video. So ang nangyari kasi dito guys, sandali, bago lahat, huwag muna natin silang i-judge o i-bash guys kasi hindi natin alam yung tunay na dahilan. Bali, ang kwento kasi, itong apat na babae na to o itong apat na kapwa ko OFW dito sa Saudi ay galing ng Dammam. Tapos, nag-viral yung ginawa nilang tala dance, pahamak yung tala dance na yan. So, sumayaw sila sa isang supermarket dito. So, ayun, maraming nag-upload. Kumalat na yung video, yung ginawa nilang pagsasayaw. Ang sabi, dun sa isang sa video nilang apat na humihingi sila nga ng tulong dahil makukulong sila dito. So, guys, alam naman natin no, na ang bansang Saudi ay napakahigpit. Kahit may nababalitaan tayo na open na siya, huwag pa rin tayong makampante guys kasi hindi natin alam kung totoo man yung naririnig natin na okay na yung Saudi. Huwag natin itulad sa bansa natin na open country siya. Siguro kung sa Pilipinas yun nila ginawa yung tala dance na yun, so nag-viral na sila. Oo, nag-viral sila dito. So, ibig sabihin magkaiba yung viral, no? Kasi dito sa Saudi, makukulong sila kasi bawal yun na gagawin nila dito. Napakahigpit ng Saudi, kaya bantayan natin lagi ang ating kilos o huwag tayong gagawa ng mga bagay na ikakapahamak natin. Wala tayo sa ating bansa, kaya bawat kilos, bantayan natin. Tsaka, laging mapagmasid sa ating kapaligiran dito sa Saudi Arabia. Napakahigpit dito. Inuulit-ulit ko. Kaya, dapat gawin natin kung ano yung tama. Alam naman natin yun eh, bago tayo pumunta dito sa Saudi. Alam natin yung mga patakaran dito, yung mga bawal dito. So, guys, mga kapwa ko OFW, sana bawat hakbang, bawat nagagawin nyo dito sa bansang Saudi ay paulit-ulit yung pag-iisipan dahil tayo rin ang mapapahamak. Bali, ako hindi ko sila binabash. Bali, gusto ko silang tulungan para mailigtas kung makukulong man sila, kung ano man yung parusa na ibibigay sa kanila dito. So, kaya sana matulungan sila kung ano man yung proseso na gagawin o ano man yun. Kasi ang sabi nila dun sa video nila, kahit anong oras, pupuntahan na sila ng police, ng authority dito. So, sabi nila, kay Rafi Tulpo, nihingal ako. Babantay kasi ako ng alaga ko. So, sinaglit ko na lang to guys yung video ko kasi napanood ko siya ngayon din yung viral ng apat nating kapwa OFW dito sa Saudi. Taga Dammam. Dammam sila pero nakarating sila dito sa Riyadh. Hindi ko lang alam kung ano yung totoo. Ang kwento-kwento pa guys, ito daw ang apat na babae nito ay nakikipag-inuman sa mga ibang lahi, sa mga Indiano. So, yan ang nasagap kong balita dito sa apat na babae na to. Hindi ko alam guys kung anong trabaho nila. Kung cleaner ba sila or nurse. Pero isa lang alam ko, hindi to katulad ko na domestic helper o DH. Kasi bakit nakalabas silang apat at malaya nilang ginawa yun. So, kaya baka cleaner to. O ano pa man yan, nagtatrabaho sa salon, ano pa man yung trabaho nila. So guys, hanggang dyan muna ang aking reaction video. Sana may update natin kung ano yung mangyayari sa ating kapwa OFW. Inuulit ko guys, mag-ingat po tayo dito sa bansang Saudi.
hindi po open country dito. Kung naririnig nyo na open na dito, kung ano man yung open, so open-minded natin, lawakan natin ang ating pag-iisip dito sa Saudi. Kaya guys, mag-ingat po ang lahat, mag-pray po para sa mga OFW na nandito sa Saudi, lalo na sa nangyayari sa atin ngayon sa COVID-19. Kaya dito, update ko lang pala, dito sa Saudi guys, nasa 82 na ang infected ng virus na yon. So ngayon nandito kami sa probinsya ng asawa ng amo kong babae, amo kong lalaki. 1 week kami dito. Kaya sabi ko sana safe naman kami pabalik ng Riyadh. Pero ang ginagawa namin guys, hindi na kami nag-stopover para hindi na kami makababa ng sasakyan. Dire-diretso na yung ano namin hanggang sa bahay. Makarating kami sa loob ng bahay. Lahat po tayo mag-ingat, lalo na ngayon sa COVID-19, lalo na sa Pilipinas. So, naiyak na ako pagdating dito sa problema ng buong mundo na sa COVID-19. So guys, paalam mo na at mag-ingat po tayong lahat.